Pero sa kabila nito, malaking industriya pa rin ang vape sa Pilipinas. Kaya tila kabuting nagsusulputan ang mga vape shops sa bansa. Isa na rito ang vape shop ni Alec. Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong bahay lang ito. Pero pagpasok mo sa loob, makikita ang isang malaking eskaparate ng vape juice at mods. Nung time na dumami na rin po yung mga juice line ko, dumami na rin yung mga items ko, mahirap na rin po kasi magdala ng sobrang dami para sa meetup, nakakapagod. Kaya tinayo ko na rin yung shop ko dito sa amin. Dahil nakita niyang malaki ang kita sa vape products, nagtayo na siya ng sariling vape shop na kumikita lang naman ng 100,000 pesos kada buwan. Ako na rin po nagbabayad ng kuryente namin, mga gastusin dito sa bahay, pagkain. Nakabili na rin po ako ng sarili kong computer. Tapos sa baby ko nga po, may baby na rin po, may pamilya na rin kami. Yan po. Ang plano ko susunod is yung makapagtayo na rin po talaga ako ng vape shop sa labas. Tapos makapagpunda rin po ng kotse at magkaroon na kami sariling bahay ng pamilya ko. Sinasabing mainam na pamalit sa paninigarilyo ang paggamit ng vape. Kaya naman ito ang ginawang paraan ni Rotsky para makapag-quit sa paninigarilyo. Kwento ni Rotsky, chronic chain smoker daw siya. Hindi ako nagkakamali. 13 years old ako, nag-start na akong manigarilyo noon. So parang sa tropa-tropa lang, parang na-try. Then yun, hanggang sa naging bisyo ko na. Dahil sa 14 na taon niyang paninigarilyo, pakiramdam niya'y humihina na ang kanyang pangangatawan. Ting na sa punto na 2 to 3 packs na ako a day. Yung tipong pag umupo ako sa isang coffee shop, is kaya kong ubusin yung 10 stick hanggang sa maubos ko yung kape. Pero mula raw na magsimula siya mag-vape, mabilis daw niyang nabitawan ang kanyang paninigarilyo. Pero nung marunong na ako and then normal ko na siyang ginagawa, siguro mga ilang weeks lang or ilang months lang napapansin ko yung balat ko medyo nagmo-moisture na ulit, hindi gaya dati, dry na dry. Tapos yung paghinga ko, okay na. Wala akong mabahong amoy sa katawan, sa damit. Yung mga bagay na hindi ko nagagawa nung dati, na nagbabike, nag-sports. Nagagawa ko na, nakakapag-gym na ako kasi hindi na ako ganun hinahapo. Ang normal na ng kilos ko, tapos dumating yung time na parang pag merong isang naninigarilyo kahit malayo sa akin, mga ilang meters na layo sa akin, iritang-irita na ako dun sa amoy. Tumigil man sa paninigarilyo si Rotsky, aminado naman siya naging chain vapor na siya. Although dahil nga heavy smoker ako before, so medyo malakas din ako mag-vape. Kasi nga, yun yung parang naging epekto sa akin ng paninigarilyo ko nung dati. Pero kahit malakas daw siya humipak ng vape, mababang nicotine content na raw ang ginagamit niya. That time nga, 6 mg yung ginagamit ko. Mataas yung nicotine. So talagang hindi ko siya kayang ipakin ng matagal. And then nung nararamdaman ko na medyo mabigat na yon, nag-a-adjust na ako. At sabi ko nga, as a rehab, parang rehab siya. Step by step, binabago ko rin yung mg. So nag 3 mg na lang ako noon. So which is, lumakas man ako sa vapor noon, sa pagbe-vape, at least mababa na yung nicotine level. So ngayon, actually, proud ako sa sarili ko na mas mababa na sa 3 mg yung hinipa ko. Ibig sabihin, malapit na ako sa finish line eh. Hindi ako habang buhay magbe-vape. Ginagawa ko lang to as a rehab. Hindi habang buhay ang rehab. Tuloy-tuloy lang yung vape ko kasi parang naging normal na sa akin yung vaping. Pero sabi ko nga, at the end of the day, kaya ko rin tapusin to kasi nga, nandun na ako sa last step ng goal ko na babaan ng babaan yung nicotine level. It is not so clear at this point whether indeed below the line we'll have less consumption of tobacco because of those products. Because many people use them intermittently with using cigarettes or smoking cigarettes. There are some people who might start using those products and later switch to smoking of cigarettes. So there are lots of factors, and what seems obvious isn't so obvious sometimes, and we really need to understand better whether this claim that at the end of the day those products will lead to a reduction in smoking is really justified or not. Ipinakonsulta namin siya sa isang pulmonologist o espesyalista sa baga. Sumailalim si Rotsky sa x-ray para masilip ang lagay ng kanyang baga. Ayon sa pulmonologist, nakikita natin yung evidence na nagkaroon talaga ng effect na doon sa lungs mo. I think primarily dahil doon sa paninigarilyo, more than the vape. No? Kasi hindi ko masasabing
lifestyle lang yun sa vape. Kasi ang vaping mo naman, started only 3 years ago. So, ang pinaka-very prominent talaga sa'yo yung tungkol sa paninigarilyo. Yun nga po, kagaya nga po nang sinabi ni Doc, sa painless ko kasi nga, medyo matagal ako naninigarilyo. So, possible, nung naninigarilyo po ako, nagkatama na yung kahit pa nagkaroon ng problema yung baga ko. So, thankful na lang din na naitigil ko yung paninigarilyo ko at nakapag-start ako sa vaping. Pero kung ang New Voice Association of the Philippines, grupo ng mga dating nalulong sa paninigarilyo at nagkasakit dahil dito ang tatanungin, may hahalin tulad sa sigarilyo ang epekto ng paggamit ng mga vape sa katawan ng tao. Sigarilyo po kasi ay isang kumbaga sa ano, produktong wala pang hindi pa legal, hindi po ito aprobado ng DTI o ng FDA habang hindi pa po o wala pang legislation na sinasabing anong klaseng produkto ito at kung ito ay safe para sa consumption ng isang tao ay mas minamarapat namin i-ban muna ito, hindi muna gawan dahil kapag wala tayong legislation, hindi natin alam ano ba talaga ang produktong to. Pero hindi tulad ng sigarilyo, wala pang panuntunan ng gobyerno sa paggamit ng mga produkto gaya ng vape. Ayon sa PECIA o Philippine E-Cigarette Industry Association, marapat lang daw na i-regulate na ang paggamit at pagbenta ng vape sa Pilipinas. Napansin din kasi nilang patuloy na dumarami ang gumagamit at nagbebenta ng vape. 2013, napansin namin dumadami ng ang mga nagbebenta ng vape or ng e-cigarette. Kaya napagpasya namin na magsama-sama para maproteksyonan ng mga consumers, pati ang industriya na rin sa mga fly-by-night operator. Alam namin din na wala pang regulation sa e-cigarette, kaya binuri namin to para ma-push namin ng government na ma-regulate ito at ma-regulate ng tama, fairly. Dahil dito, ilang Senate bill na rin ang nakabindin tungkol sa regulation ng pagbebenta at paggamit ng vape. Nagkakasundo ang Department of Health at ang vaping community na dapat nang ma-regulate ang pagbe-vape sa bansa. Pero nagkakatalo sila kung sino ang dapat mag-regulate. Ang sabi ng DOH, Food and Drug Administration. Ang sabi ng vaping community, Department of Trade and Industry. Isa potentially harmful product. Maari itong nakakapinsala, mga chemicals lang ito, tsaka mga wala naman siyang mabuting na idudulot sa ating katawan. At para sa atin, kung pwede lang sana, talagang wag na lang maggumamit ng mga tao, lalo na yung mga kabataan ng mga produktong ito. Ayon sa Department of Health o DOH, FDA o Food and Drug Administration, ang ahensyang dapat nagre-regulate ng mga vape product. Nakapag-attend na kami ng mga maraming hearings sa Congress at sa Senado. No? Gusto namin DTI dahil nung huling hearing sa Congress, sinabi nila hindi pa daw sila ready sa guidelines. At ang DTI naman sinabi, ready na sila. Sa aming pagmamadali, na gusto namin talagang maprotektahan ang lahat ng tao sa paggamit ng vape at ma-educate lahat ng tao, gusto namin kung sino ang ready. Ang sinabi ng DTI, ready na sila. Kaya gusto namin DTI. Dahil nga, matagal na itong pinupus, 2013 pa na namin pinupus. So, naglabas ang FDA ng administrative order noong 2014 pero hindi pa nila nalalabas ang guidelines.